Hello po guys at magandang araw po ulit sa inyong lahat. So ito naman tayo nagbabalik. So meron tayong gagawin. Konting idea sa mga gustong matuto o mga baguhan na hindi pa nakakaalam. So meron tayong ditong dalawang switch ng orbit pan. So ngayon gagawan po natin ng schematic diagram para malaman po natin kung ano po yung trabaho ng ating switch o ano po yung mga ginagamit na pisa para pa-control po yung speed ng ating orbit pan. So ito guys, isa po itong panimula sa nag-uumpisa pa lang katulad ko. So dito po natin malalaman yung saan po tayo mag-trouble kapag alam po natin yung schematic diagram ng isang circuit board. So same po nito, magsisimula po tayo sa basic. So yan, kukunin po natin yung schematic diagram ng switch ng orbit pan. So sa ganito guys, malaman po natin kung saan po tayo mag-trouble kapag meron po tayong na-encounter na orbit pan na nasisira. So malalaman po natin kung saan tayo mag-sisimula sa mismong motor ng orbit pan o sa switch. Yan, so napaka-importanting bagay po natin na malaman kung ano po yung takbo ng schematic o flow ng diagram. So sa loob po ng switch, so merong selector at capacitor. Yan. Saka yung speed niya is 1 to 4. Yan. So merong ibang switch na tatlong speed. Yan. So yung capacitor na ginagamit nito is 4 wires. So yung iba is 3 lang. Yun po yung 3 speed. So makikita po natin sa ating capacitor na mayroong diagram. So kukopyahin lang natin yan guys. So makikita po natin yan na mayroong po yung tatlong capacitor sa loob. Yan. So bawat capacitor is iba-iba po yung value. Yan. So yan, i-draw lang natin. Yan. So yung una, yung value niya is 3.1 UF. So, pangalawa is 4.0 at pang tatlo is 1.3. So yan guys, napansin niyo po yung value is hindi po siya magkasunod sa liit hanggang laki. So mamaya malalaman natin yan kung bakit. So dito guys, meron siyang red. So yan po ang common ng ating capacitor. So, yung una is kulay black. Yan. Saka white. Saka blue. Yan. So letter B. So next, ito namang selector. Yan, meron po yung 6 na wire. So merong red, blue, white, at saka black. Yan. Tapos may dalawang kulay gray. Yan po ating linya. So yung isang kulay gray, yung ating line, nakakunik po yan sa red. Yan. So itatap lang natin sa red. Yan. So ito po yung ating line. So, ayan guys.
So next, so nakikita, meron po tayong nakikita ang tatlong kapasitor, resistor. Yan. So ang value nito is 330k. So naka-connect yung tatlong paa ng resistor is naka-connect po sa kulay pula. Yan. Tapos bawat dulo ng resistor is naka-connect sa bawat kulay ng ating kapasitor. Yan. So ito po yun. So, yung tatlong paa ng resistor naka-connect sa red. So yung bawat isa is naka-connect sa bawat kulay ng kapasitor. Yan. So unahin natin yung nasa itaas. Yung isang resistor naka-connect sa pula. Yan, tapos naka-connect sa bawat kulay. So unahin natin yung kulay black. Yan. Yan guys, pangalawa, same din. So naka-connect sa white. So last, ganun din guys. So same, yung value niya is same lang na 330k. So yan sa schematic natin. So hindi po, sa hindi pa nakakalam, yung resistor po ay isang bleeder. So yan, siya po ang nag-discharge ng kapasitor. So yung isang linya ng wire, yung kulay gray, so dito po natin ilagay. Yan. Yan guys, almost done na po yung ating schematic diagram. So hindi pa yan nagtatapos, meron po siyang ibang nakatago. So, mamaya malalaman natin yan. Ito guys, ilagay ko muna yung nab. So sa nab, meron po siyang naka-arrow dyan. So yung araw kung saan po naka direct, so dyan po siya nakakontak. Dyan nakatutok sa kulay red. So dyan, doon po sa red siya nakakontak. So yung kulay gray yan is yan po ang ating common. So yan, ibig sabihin na wala po siyang contact. So ibig sabihin zero. So kulay black. So yan, naka-contact sa kulay white. Yan din ang kulay blue. So, kung saan po yung arrow, doon po siya may contact. Yan. So ito po yung isang wire is common. Yan. So para matest natin guys, tanggalin natin yung nab. So gamit lang tayo ng analog tester para makita natin yung palo. And guys, dapat po natin matanggal yung nab. So tandaan lang po natin kung saan po siya nakatutok. Yan. So meron po siyang palatandaan kung saan po siya nakatutok. Yan. Pag kaganyan, so doon po siya nakatutok sa kulay red. Pag ganyan naman is nakatutok sa black. Yan. So ngayon guys, itutok natin sa kulay red. Yan. Tapos check natin
gamit ng analog tester. So set lang natin sa times 1. Yan. So sa black, so wala po siyang galaw. Same din sa white at blue. Sa blue meron dahil meron po siyang resistor dyan. Yan. So sa red, dyan po siya nakakontakt. Yan. So ibig sabihin, nag-short siya sa kulay red. Yan. So may kunting galaw yan guys, dahil meron po siyang resistor. Yan guys, ibig sabihin, yung isang common at saka yung kabilang common ng capacitor is connected. Yan. So ibig sabihin, nag-short yung line to line. Yan. Yan guys. So pag nag-switch tayo papuntang red, so naging short. So ibig sabihin, naging close yung ating circuit. So hindi po siya dumaan sa resistor at capacitor. Yan. So next, switch natin sa yan. So wala po siyang wire dyan. So ibig sabihin, no contact. So naging zero po yan guys. So try po natin i-test para malaman natin. Yan. So dapat po dyan guys, no contact. So sa black, yan, sa black wala, saka sa white wala din, at saka blue same din sa pula. Ibig sabihin guys, pag naka zero, so walang contact. Yan. So next, itutok natin sa black. So test natin. So wait lang. Yan. So sa black meron po siyang contact. Sa white wala. Saka sa blue wala din. Yan. Saka sa red. So yung kunting galaw is doon po yun sa resistor. Yan. So ibig sabihin, pag naka switch yung selector natin, so nagkukontakt po siya sa kulay black. Yan. Yan. So yan guys, so baka para sa inyo madali lang, so mayroon pa siyang naka hidden dyan, so mamaya malalaman natin. So next, nakatutok naman sa white. Yan, sa black naging open na, at saka blue. So sa white meron, saka blue wala na. Yan. At saka red. Yan. So take note guys, para lang po sa ito sa mga baguhan o nagsisimula pa lang katulad ko. So next guys, tutok natin sa kulay blue. Yan. So test natin ulit. Yan, so kulay black, so naging open na po siya. Yan. Yan, pero sa white guys, yan, meron po siyang contact sa white. Yan, at saka
sa blue. And guys, napapansin nyo ba? Both white and blue merong contact. Yan. So, ulitin po natin. So, sa white, sa black pala. Sa black, wala. Sa white, meron. At saka sa blue. Sa red, wala. So, resistor po yun, guys. So, yan. Times 1 natin para malaman nyo na wala po siyang contact sa kulay red. Take note, guys. Yung aking tester, lubat po yung battery. So, hindi po siya naging 0. Yan. So, nasa tin lang. So, okay lang po yan. So, napansin nyo po yung kulay red natin. Wala po siyang contact. Yan. Only white and blue. Yan. So, dito, pag nakakontak po siya sa kulay blue. So, wait lang. Pag nakakontak sa kulay blue, so yung white at saka blue is magkasama. Yan. So, sa white, yung capacitor niya o this capacitor value is 4.0 UF at saka yung blue is 1.3. so yan, nakaparallel po yan, so i-add po natin yan. So yung 4.0 plus 1.3 is equal 5.3 UF. Yan. So, naging 5 UF siya. So, yan guys. Yan po ang dahilan kung bakit po siya hindi nagsunod-sunod yung value. So, yan. Pag nakaswitch sa blue, yung blue at saka white, naka-contact. Yan. So, pag ganyan, walang contact. So, ulitin po natin. Yan, wala. Yan. So, ibig sabihin yan, naging open po yung ating circuit. So, hindi po iikot yung ating fan. So, pag ganyan is nag-short po yan. So, nag-close po yung ating circuit. So, hindi po siya dumaan sa capacitor. So, yan guys. Pagsasamahin po natin kung saan po yan, saan po doon yung speed number 1, 2, 3, at 4. So, pag ganyan, so, hindi po siya dumaan sa capacitor o resistor. So, naging direct lang mo siya. Yan. So, ito guys. Pagsamahin natin. So, mayroong 3.1 UF. Sa white, 4.0. Sa blue, so, kanina, naging nagsama yung white at saka blue. So, naging 5.3 UF. Yan. So, pag ganyan, naging closed circuit. So, naging short. Yan. So, sa capacitor, guys. So, kung saan po yung pinakababa na value. Yan po ang speed number 1 o low speed. Yan. So, sa 3.1 siya po ang speed 1. So 4.0 speed number 2, 5.3 speed number 3, at saka last is yung wala po siyang dinaanan na capacitor, direct lang. So
So take note, ito po ay 330K, lahat po yan. So siya po ang leader resistor para ma-discharge po yung ating capacitor tuwing hindi po siya naka-contact. Yan. So sa zero guys, so kanina pag naging ganyan, so walang contact guys, so naging open yung circuit. So ibig sabihin yan po ang zero speed, so hindi po siya umikot. Yan. So sana guys meron po kayong kunting natutunan sa video ito. So paki-like and subscribe po sa aking channel. So ngayon guys, i-draw po natin yung meron na pong motor. Yan, ito po yung isang wire ng ating switch. So sa switch guys, meron po siyang dalawang wire dyan. Yan. At saka sa motor din. So mag-draw tayo ng motor dito. So sa motor din, meron ding dalawang wire dyan. Yan. So dito hindi po siya ikot pag walang AC. So gawa tayo ng AC, line 1 at line 2. Itong line 1 o line 2 is naka-connect sa isa sa switch, at saka sa line isa is naka-connect sa motor. So naging complete circuit na po siya. Yan. Yan. Pag naka-contact sa kung saan man dyan, so doon po siya dadaloy. Yan. So yan guys, maliit lang po ito pero malaking bagay na po sa ating pagre-repair pag alam po natin yung flow. So yan. So ito pag naka-select po yung ating switch, yan. So yung resistor po yung capacitor po yung nagko-control ng speed ng ating motor. So sa 4 guys, wala po siyang dinaanan, so naging direct na po siya, kaya malakas po yung ikot. Yan. So ngayon guys, natapos na po tayo sa ating schematic diagram. So ngayon, iti-test natin yung capacitor kung paano mag-test, kung buo pa ba. So gamit lang tayo ng tester. Yan. So yung common natin na kulay pula, dyan po natin ikabit yung ating isang test probe. Tapos yan. So sa kulay black, so meron po siyang 2.9. So yung value ng ating capacitor is 3.1. So almost 10. Malapit lang. So sa white, so yan, 4UF. So good, pasok din. Yan guys, so sa blue, 1.29. So yan, pasok din. So pag bumaba yan guys, so ibig sabihin sira na po yan. So yan guys, dito lang muna tayo. Maraming salamat po sa iyong panonood. Sana po meron po kayong natutunan sa aking munting video. So paki-like and subscribe na lang din, at maraming salamat. Babus.